Siguro guys, mas malakas sa akin yung mag-assassin si Saita. Demon Guide. Kasi idol ko na siya since JNA, amateur pa lang din siya noon. Marahil, marami na ang nagtataka kung bakit inilabas si Carl TC na para sa iba hindi naman daw siya ang problema ng TLPH at yung iba sinasabi pang tsamba lang ang pagkapanalo ni Zayda. Dito tuloy kabatang mahalata mong marami talagang hindi nakakilala kay Zayda ng TLPH at kung ikukumpar natin siya kay Carl TC, abay syempre niwala pa sa kalahati ng naabot ni Carl itong naabot ni Zayda, pero hindi kasi yan ang punto ngayong mga oras na ito kabatang. Kumbaga na sa punto tayo ngayong mga oras na ito na nag-i-struggle ang TLPH at kailangan nilang hanapin yung solusyon, pero alam mo ba kung ano ang inilamang ni Zayda kay Carl TC? Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una dumako tayo sa usapang Zayda na kung saan ang tunay na pangalan nitong taong ito ay Justin Palma, 19 years old, ang taong pumalit ngayon kay Carl TC. Bago pa tuluyang maging Zayda ang IGN nitong taong ito, abay una na siyang nakilala bilang si Mama Coco na kung saan 15 to 16 years old pa lang itong taong ito, iba na ang talento niya sa paglalaro ng MLBB. At sa katunayan, malimit kong ang masabi ang mga salitang ito, pero subukan nyong i-search dito sa YouTube yung Mama Coco MLBB na kung saan lalabas dyan yung magkakasunod na gameplay ng taong ito. Take note, hindi siya ang nag-a-upload niyan kundi yung mga YouTuber na mula sa Indo at mula sa Pinas, dahil isa sa mga bantay sarado ng mga content creator noon ang kanyang mga live stream sa MLBB app mismo para ito ay i-record at i-upload sa YouTube. At kung magtataka ka kung bakit siya yung pinakapaboritong kuhanan ng mga gameplay noon kabatang, abay ito lang naman ay dahil sa edad na 15 years old, abay top global na agad itong taong ito. Mapaling, mapalan si Lot at iba pang mga assassin ay talaga namang marami siyang napapahanga ng mga YouTuber, at sa tingin ko nga, hindi niya alam noong mga oras na yon na parati pala siyang nafe-feature sa iba't ibang mga YT channel. Ang punto ko lang dito kabatang, sobrang batak na batak sa assassin itong si Zayda noon pa man, dahil sabi ko nga, hawak-hawak niya ang top global sa iba't ibang mga assassin na heroes. At hindi pa dyan nagtatapos kabatang, dahil siya ay nakapwesto na rin noon sa top 30 pagdating naman sa global rankings, na ibig sabihin pang 30 siya sa may pinakamatataas na rank sa buong mundo, na grabe talaga kung magbatak itong taong ito. Dahil alam naman natin kabatang na hindi biro ang magpataas ng rank, lalo na noon na sobrang daming mandaraya. May mga account booster na apat ang naglalaro sa isang account, may mga 10 man na sila-sila lang ang nagpapataas ng rank, may mga map hack at kung ano-ano pang pangdaraya noon para lamang makalamang sa ibang mga players. In short, sabi ko nga hindi biro ang dedikasyon nitong taong ito sa kanyang pagpasok sa larong MLBB, hanggang sa tuluyang kinuha siya ng Cute Boy Esports, na sa aking pagkakatanda, isa si gymnast sa bumuo ng team na yon, pero halos puro lang naman sila RG-RG noong mga panahon na yon. At pagkaalis niya rito ay napunta siya sa koponan na Team Payaman, pero hindi rin tumagal itong si Zayda sa Team Payaman at bumalik na lamang rin siya sa paglalaro ng rank game. Pero dito sa usapang amateur team na talaga, si Zayda ay tuluyang napunta na sa koponan na AP Esports, at ito na rin yung team na huling naghawak sa kanya bago patuluyang mapansin ng Echo. Pero nga pala sa mga hindi nakakaalam ang AP Esports, na pinanggalingan nitong si Zayda ay ang dating team Rini na MP The King, na ang owner ay ang kasalukuyang owner ngayon ng AP Bren, na ibig sabihin isa rin siya sa matatawag na produkto ng AP.
Hanggang sa siyempre nakitaan ng Echo itong taong ito ng malaking potensyal sa paglalaro at kinuha na nga siya bilang kanilang jungler sa MDL team ng mga ito at dito na nga siya nagpakitang gilas. Sa unang season kasi ng MDL dito sa Pinas ay nakuha agad nitong si Saida ang kampyonato tapos pagsapit ng MDL S2 nag back to back champ na itong taong ito sa MDL kinuha niya pa ang finals MVP. Pero pagsapit ng MDL S3 ay iniakyat na siya ng Echo sa MPL at alam nyo bang last season ay maglalaro na sana talaga itong si Saida. Real talk, kasama niya pa nga dapat sa main 5 itong si Outplayed. Ito ay nasabi ko na rin sa inyo ng paulit-ulit last season dahil nga may isang player mismo ng Echo ang nagtimbre sa akin that time pero hindi nga ito natuloy dahil mas napagana pa rin nila sina Benny at Carl TC last season. At pagkatapos ng MPL S13 sobrang daming offer rito kay Saida. Real talk dahil alam ng ibang mga teams na malakas itong taong ito sadyang hindi pa lang niya pwedeng palitan si Carl TC na alam nating sabik sa bawi matapos ng MSC at ESL kaya pagsapit ng S14 ay nanatili pa rin ang kanilang lineup. Pero ngayong sumapit ang regular season, nakita nating dito nga muling nag-struggle ang TLPH. Yung tipong mayroon silang 6 na laban bago yung sa Omega kagabi ha. At sa 6 na laban na yon, 3 talo ang nakuha nila at 3 panalo na kung saan ang 3 na ipanalo pa ng TLPH ay mga nagmula sa RSG, TNC at Blacklist at ito pa yung mga teams na nasa dulo ng rankings. Ibig sabihin, big deal yung ganitong resulta para sa kanila na bakit ang kaya lang nating talunin ay yung nasa bottom 3 ng rankings. Abay, ang goal natin dito ay magkampyon at hindi kumuha lang ng pwesto sa playoffs. Kaya naman matapos silang matalo sa Aurora, abay dito na nila pinaghanda si Zayda dahil siya na nga ang isinalang sa naging laban nila sa Omega na kung saan sa Game 1 at Game 2 ng Omega versus DLPH draft ay mapapansin mong respetado ng Omega itong si Zayda. Take note sa mga hindi nakakaalam, naliigan na nitong si Saida, itong si Andorio noong Grand Finals nila sa MDL PH Season 2. Grand Finals yan ha? Na ibig sabihin, hindi na rin bago sa kanya na makalaban itong si Andorio na pwede mong sabihin na baka nakalamang talaga siya kay Andorio nang dahil sa nakalaban na niya ito noon pa man. Pero baka sa oras na makaharap na niya si Kyle TC o kaya naman si King Kong, abay mapapatanong ka kung maging ang dalawang ito ba ay magagawa pa rin talunin nitong si Zayda. Dahil ang susunod na laban ng TLPH kabatang ay itong koponan na Onyx PH na nga kung saan sila ay nasa 7th win streak na nga sa kasalukuyan. Na ibig sabihin kung matatalo nila ang TLPH, lalampasan na nila yung record last season. In short, malamang 99.9% ng laro nitong Onyx PH ay talaga namang ibibigay nila sa laban nila kontra sa TLPH dahil alam natin na last season pa gusto nilang makuha ang history ng win streak sa MPLPH. Pero oo nga pala sa mga hindi nakakaalam ang idolo na jungler nitong si Zayda, sa mga hindi nakakaalam ha, abay sige, bibigyan kita ng 5 seconds para sagutin kung sino ang idol niyang jungler. 5, 4, 3, 2, 1, and... Si Demon Kite ang idol nitong taong ito. Oh, sino yung mga tumama? Be honest ha? Kahit noong siya pa ay nasa amateur scene na pagtungtong niya sa MPL, ito rin ang gusto niyang makalaban dahil idol niya nga ito ayon sa isa niyang interview. Pero ang tanong, ano nga ba ang inilamang ni Zayda kay Carl TC? Dahil syempre kung usapang achievements at napatunayan na ba'y wala pa sa kalahati ng naabot ni Carl itong si Zayda.
Ngunit alam mo ba kung ano ang inilamang niya kay Carl TC? Ito ay yung si Saida dumaan talaga sa mahirap na proseso bago niya maabot ang MPL. Biruin mo, nagsimula sa pagiging top global at ng RG Boy. Napakatagal na panahon na nagpa-top global pa ng mga heroes. Kumbaga, dumaan talaga sa ibaba itong si Saida. Tapos dumaan pa sa amateur scene at ang panghuli sobrang pinanggigil pa ang main 5 ng MPL na makuha niya dahil syempre isang Carl TC ang kaagaw mo sa pwesto, abay talagang mahihirapan ka. Pero ito yung naging advantage niya kay Carl TC Kabatang na malamang buong buo yung gutom nitong taong ito ngayong nasa kanyang mga kamay na nakasalalay ang itatakbo ng kanilang koponan. Alam naman kasi natin na si Carl TC ay halos nagrekta na ito sa MPL kahit noong siya ay bata pa hanggang ngayon na nagtutuloy-tuloy lamang ito. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa kung sino nga ba si Mama Coco o si Zayda ng TLPH. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.